Hello and good day to everyone. I am Prince Cedric Villarisa and today, ipipresent ko sa inyo ang aking final project for Data Structures and Algorithms. So yung ginamitan kong source ko dito na reference ay yung grocery store since it uses three distinct DSA concepts. Yung una ay lists, pangalawa ay tuples, and pangatlo ay dictionaries. So ito yung pinagkuhaanan ko ng reference, yung Simple Python Projects for Beginners, yung grocery store, and sinibulate ko at minondify ko yung aking code para maging interactive and additional features, mga options, mga product list, at mga kanilang pricing. So ito yung sa ating source code, ito, kay Learning Milestone, and dito ko siya nilagay sa aking grocery store source code.py at ito ang aking GitHub. DSA final project yung repository name. And ito yung ating pinagkuhaanan ng source code yung sa ating Geeks for Geeks. So yung una ay lists. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung ginamit ang list dito sa ating concept. So doon sa source code, ginamitan siya ng list. Doon sa ating soap, toothbrush, lahat ng products na nakikita nyo dito sa ating text file na available grocery items, that text file, ito ay list to. And yung sa ating pricing, since immutable in nature siya, hindi pwede siya pang pwedeng palitan, nire-relate natin sa reality ng buhay yung SRP na tinatawag, yung suggested retail price. So yung suggested retail price, fixed value siya until ma-indicate or mapalabas ng bago yung department of food, DTI, mga ganon, DFA, bagong retail price para sa ating products. Okay? So, ginamitan siya ng tuples dito ng ating source code para hindi siya mabago. Tapos, magagamit siya sa total billing, summary, or transaction details na magkakwantify dun sa items, na kung ilang items yung pipiliin nyo, kunyari 3, 4, 5. Okay? So, sa toothbrush, kapag 5 yung pinili nyo, matatimes with 2.3. So, ganon. Tapos, yun yung ating tuples. Para naman sa ating dictionary, dito sa ating source code, meron tayong dalawa. Meron tayong item available dictionary, tsaka shopping dictionary. So, ang pinagkaiba na itong item available dictionary, dito si ini-store yung available grocery items sa ating sa text file natin. Tapos, sa shopping dictionary naman, kino-compare natin yung dictionary into other doon sa item available dictionary, yun yung mismong shopping dictionary cart ng consumer as a user doon sa nag-i-interact ng program. So yung shopping dict, ito yung mismong cart mo, tapos yung item available, yun yung naman sa text file. So yun yung tatlo, list, tuple, and dictionary. So irarun natin siya dito. Ito yung ating username, mag-i-input, tapos mayroon tayong variable dito na may function f na print, welcome to my store string, tapos ayan, magpiprint lang yung terminal output, tapos meron tayo ditong open file, read data, tapos mag-read line tayo, tapos yung sa read lines naman, kada line ng block code doon sa ating available grocery items, babasahin niya isa-isa hanggang line 13 from line 1. So kapag binasa niya isa-isa yon, ma-i-store na yung collections of data or yung list sa ating program na in-implement dito sa grocery store. So magko-close na yung file na yon, tapos meron na tayong data dito sa ating items available. Tapos ifo-for loop natin siya, kada item dun sa items available, yung kada linya ng item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so forth and so on. Magpo-for loop siya, tapos ipiprint niya yung item name, item price, para makita ng user kung ano ba yung mga available products dun sa ating terminal output ng program. Tapos, yung item available dict naman na variable, mag-a-update siya dun sa taas para i-store yung product na yun as a key value pair dun sa ating item available dictionary. Kasi yun naman talaga yung argument and yung parameter sa ating dictionary. So, kapag na-print na yung item available dictionary, magpo-proceed siya sa input kung ano ba yung kung gusto mo ba mag-proceed or magpatuloy o hindi na muna. Kapag hindi ka nagpatuloy dito sa source code data, papupunta ka sa total billing or yung transaction details, and ayun yung papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga additional features na nilagay ko para maging interactive yung consumer dun sa ating program. So yung while proceeding lower that equals string na yes, iko-compare natin yan dito kasi kailangan yung user input ay ma-equal siya dun sa ating
method na lower para hindi na tayo mag-hold pa sa mga input na may uppercase, lowercase, may title, may may iba pang mga na uppercase. So, kapag mga ganito, mas viable yung mga ganyan para ma-compare natin kaagad regardless dun sa mga casing sensitive, case sensitive dun sa mga user input. So, add an item, kapag pinagpatuloy niya yung yes, mag-add ng item, tapos i-detect niya kung meron siyang item dun sa available dictionary. Kapag wala, wala siyang available na item. So, kapag may milk sa item available dictionary, tapos pinili ng user ay milk, syempre magpapatuloy siya sa condition na to kasi na-satisfy yung condition. Else, kapag pinili mo ay parang gusto ko ng snacks, gusto ko piatos, hindi siya magpapatuloy kasi wala siyang wala namang piatos dito sa item available dictionary natin. So magpiprint lang siya unable to add an available item, tapos magpo-proceed ulit siya, do you wish to add more items, kasi magpapatuloy lang, mag-while loop lang yan. Pag sinabi mong no, magbe-break siya dito sa while loop dito, tapos mapupunta na siya sa else. Ito na yung else niya, yung bill summary, item quantity, subtotal. Kapag nag-yes ka, habang nag-yes, magpapatuloy lang yung while loop, tapos mag-a-add lang na mag-a-append na mag-append sa list mo o sa dictionary mo dun sa shopping dictionary yung ating piniling item tsaka quantity. So yung item added, ano ba yung item added? So pinili ko toothbrush. So yung item quantity, pinili ko tatlo lang. So yung item added, toothbrush, quantity, tatlo. Tapos yung item available dictionary, i-access niya yung key value pairs dun na yung price ng toothbrush. So yung toothbrush, tapos tinitle mo, tapos meron tayo ditong item quantity, itatimes natin na yung item quantity doon. So ano ba yung price ng toothbrush? So di ba pinili ko tatlo. O, 2.3 times 6, i-calculate natin, 2.3 times 6, 2.3 times 3 lang pala, so 6.9. So 6.9 yung total, subtotal ng ating toothbrush. So try natin. Toothbrush. Ayan, toothbrush. Yes. Ay, teka, wait lang. Mali pala. Enter your name pala yun, sorry. You enter your name, Fritz, toothbrush. Wait, yes muna. Tapos, toothbrush. Toothbrush. Add an quantity, tatlo. No. So, yun na yung ating total. Approximately 6.9 pesos dapat siya. Or 6.9 kahit anong currency man yan. Ito na yung ating output. Mag-add lang lahat ng subtotal since meron tayong mathematical sequence dito na yung total ng shopping key, subtotal plus total. So meron tayo ditong total na global variable na 0 para kapag nag-update to sa for loop, mag-update yun yung total. So ayun lang para sa ating source code. Ito na yung ating pinaka-source mismo. Yun. So, pupunta naman tayo dito sa ating South Supermarket, yung aking minodify. So, dito, unang-una, nag-import ako ng module na OSN time, tapos meron tayong same pa rin, item available dictionary, saka shopping dictionary. So, nag-introduce ako ng def functions dito para sa aking program, para hindi magulo at ma-organize natin yung mga code into one single function. Tapos, kasi marami tayong features na idadagdag, kaya viable at critical talaga gumamit ng def function dito. Tapos, local variables, tapos global variables. So, meron tayong open product 1, yung ating promos, fresh meat seafoods, fresh produce, snacks, and beverage. Ginamit ko tong limang to access all the files sa ating, sa ating grocery section. So, i-read lang nila yan, isa-isa, para sa ating product category, na magagamit mamaya later on sa ating demo, ipapakita ko sa inyo. Items available, 2, 3, and 4, and 5. So, lahat ng to global variables, tapos yung produce items, every item dito sa items available, 2, 3, 4, and 5, mag-i-split siya. Ang ibig sabihin ng split 0 at split 1, at yung index na to, split 0, tapos yung split 1 sa string, mag-i-split siya pareho. So, yung dito, yan, ito yung split 0, tsaka ito yung split 1. Para ma-conduct natin siya sa ano, para ma-assign natin siya sa dictionary na item available dictionary. So, ito, item name, item float, item price. Ayan. Isa-isa silang ipoproduce ng items, tapos ilalagay siya sa
item available dict with the update method. So, ito sa ating Python color class, ginamitan ko siya ng ansay color formatting text file. Ayan. Ginamitan ko siya ng reference para sa ating Python color class. Tapos, dinefine ko siya sa function para hindi siya magulo. Ayan. May mga parameters din yan. Then, ayan, text format, foreground colors, background colors. So, ito yung ating mga global variables na ina-assign para sa ating arguments and parameters. So, kung mapapansin nyo dito, bababa tayo sa baba. Welcome message, username. Ito na yung pinaka welcoming message ng user dun sa program. Kapag mag-enter siya, papasok siya sa supermarket, mag-initialize yung program. Tapos ito naman yung goodbye, yung pinakadulo, yung after mo mag-exit, ito yung magti-trigger na the function. Ito naman yung magti-trigger para sa welcome message at ito naman sa goodbye message. Yung sa your cart naman, ito yung cart mo, yung holder mo, yung may kita nyo sa mga e-commerce online, yung items mo doon nagpe-present lahat. Okay? So, ayun, nag-update siya over time kapag may binago ka, may binotify, may inedit, may dinagdag, may ni-remove, may ni-replace. Tapos dito sa ating main menu, medyo complicated yung program pero ito na yung ating i-print. So, lahat yan, naka-format method lang yan para ma-present natin na maayos and ma-print lang natin ng isa yung ating menu para sa ating consumer controls. So, nag-introduce din ako ng while loop na true kasi yung while loop na to kaya ako gumamit ng while loop para kapag nagkaroon ng error or value error o kahit naman anumang maling input ay maglo-loop lang itong main menu. So kapag may sudden wrong input na tinype ka, ganyan. Yun, magwo-while loop lang siya. Hanggat masatisfy tong user choice. Kapag nasatisfy tong user choice, kapag nasatisfy tong, magpa-finally siya, tapos pupunta siya sa product aisle. Ngayon, pagpunta natin sa product aisle, meron tayo ditong line of codes na may if-else statement sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ito yung pagpipilian ng user dun sa main menu, sa controls. Okay? Then, hindi ko na i-discuss to kasi mahaba talaga to. And yung some items, meron tayo transaction management, ito yung sa checkout. Ito yung pinaka trigger ng def function sa checkout. Okay? Ipi-print out yung your cart mo, tapos magsasum ng items. Ito na yung sum ng items. Ito. Ito yung subtotal. Shopping dictionary key, subtotal plus shopping sum. Lahat ng quantity na may item sa'yo, isa subtotal na yun, itototal niya lahat para makuha yung approximate value or estimated value doon sa lahat ng shinapping mo na or purchase mo na products doon sa ating grocery store. So, pagdating dito, meron tayong mga choices. Ay magti-trigger lang lahat ng yan sa ating def function para ma-organize natin yung ating user interface appealing program. So, yan. Sa user choice 7 naman, ito yung pag-modify, medyo mahaba siya kasi i-edit mo yung cart mo. Marami yung ano niya, yung complexity ng pagka-logic ng code. Pero sa ating sum items na 8, ito yung checkout. Ito lang, sum items. So, pagdating dito sa browse items, meron tayong ask user. Ito na yung type and enter the queue key to exit the product category anytime. Kasi kapag pinindot mo yung queue na key, kapag nag-opt ka ng queue, tapos in-enter mo sa program, babalik dun siya sa main menu kahit anong mangyari. Okay? Babalik siya sa main menu and magre-restart yung sequence ng program para hindi malito yung user. Pero, yung hindi lang mauulit doon, yung your cart, yung consumer cart. Kasi, yung your cart, yun yung parang holder mo para mag-update yung mga pinipili mong product para hindi ma-reset yung dictionary, ng shopping dictionary. Magre-reset lang doon siya sa main menu, pero hindi niya maapektuhan yung shopping dictionary tsaka item available dictionary. Kasi, yun yung static lang yun para sa ating DSA concept. So, kapag
ito sa item added, kapag meron, kapag yung in-input mo, kapag pumunta ka sa isang category na product aisle, tapos in-input mo yung pancit canton sa promo, kapag meron siya, masasatisfy ito, tapos pag kukunin yung, kukunin yung item na yon, tapos maglalagay ka ng quantity, after maglagay ng quantity, pupunta siya dito sa try loop, tapos, mag-if else siya dito, kapag nag-queue, babalik ulit siya sa main menu, kapag naman alpha, okay, mag-error siya, tapos uulit lang ulit yung program, mag-uulit lang ulit yung def function na yan, tapos, kapag less than 0 yung, kapag greater than 0 yung quantity mo, okay, magsasatisfy, mag-update yung shopping dictionary, tapos magkakaroon ng subtotal na, doon sa quantity tsaka price na pagbabasehan mo, tapos yung may while loop dito, do you wish to add more items? Kapag hindi na-satisfy, kapag mali-mali yung input mo, uulit lang yung user repeat dyan. Do you want to add more items? Tapos pag queue, babalik sa main menu na user choice. Tapos, where user low calls yes. Okay. User repeat, false. Kapag nag-yes ka, maglo-loop lang ulit yung define function, tapos mag-a-add ka pa ng items. Kapag no naman, babalik ka sa main menu. Kapag naman queue, babalik ulit sa main menu. Kapag else, kapag mali-mali yung input mo, babalik ka sa product aisle, tapos magkakaroon ng please input a correct feed on the program, tapos i-continue lang yung loop ng user repeat. So, tapos, ito, kapag less than 0 yung quantity mo, yung isa pang if-else dun sa ating nested if-else na condition, kapag hindi na satisfy or less than 0 yung quantity na in-input mo, kasi hindi naman pwede yun sa reality, magne-negative yung quantity. Unable to read 0 or less than quantity for the said item, tapos uulit lang ulit yung program, kasi ititrigger mo ulit yung define function. Tapos input error, ask user quantity, kapag nagkaroon ng kapag hindi na-satisfy itong try loop na to, sasaluhin natin using except handling value error. Tatawagin lang natin yung mga define functions para mag-run yung program. So kapag nag-queue ka ulit, pupunta ng main menu, kapag wala naman sa available dict, dictionary natin, babalik ulit, maglo-loop yung program, tapos sasaluhin ulit ng else yung program natin, kasi hindi pwedeng magtumigil yung program dun, mag-end yung program. Kaya maglo-loop na lang siya. So meron tayong user choice dito, global variable, tapos meron tayong main menu para mag-loop yun yung main menu. So ito na yung pinaka-program natin, meron tayong total of 415 lines. So, yan lang yung puro def function lang. So, iti-test out natin yung ating loop. Ito na yung ating terminal output. Lagay ko Cedric. Tapos, customer name Cedric. Ang gusto ko, pumunta tayo ng promos. Ay, wait lang. Punta muna tayo view my cart. Wala pa tayong napipili. Ito ay hindi to pwedeng matanggal kasi static lang to. Kapag nag-loop yung program, yung sequence ng program, mauulit, pero yung your cart mo, hindi mauulit yan. Pati yung item available dictionary. So, yan, wala pa. Kuha muna tayo product, pancit canton. Tapos, let's say, gusto ko lima. Do you wish to add more items? Sabihin natin yes. Tang powdered juice, ilan gusto natin? Sabihin natin 20. So, meron tayo 390 pesos kasi magmumultiply yan sa quantity ng per quantity na product doon sa item item available dictionary na galing dito sa text file. So tang powdered juice 19.50 pesos. O 20 pieces times natin 20. 19.50 times 20 is equal to 390 pesos. Do you wish to add more items? No, muna. Punta muna tayo fresh meat and seafoods. Ito. Gusto ko tilapia large na muna. Tilapia large. Tapos, dalawa lang. So, yan, 146.3 pesos. Ganun din, subtotal. Do you wish to add more items? No. Balik tayo dun. Dun naman tayo sa fresh produce. Gusto ko, kimchi. Pero, nag-decide ako na mag-queue na muna kasi umaya na. Punta muna tayo ng fresh produce ulit. Queue ulit natin. Kasi ayoko muna mag-decide. Ngayon, balik ulit tayo. Let's say, one soy. Tapos, chosen item, one soy, enter quantity. Ano ba yung quantity na natin?
gusto ko 10 piraso ng wansoy. So 190 pesos. So, there's to add more items. Sabihin ko no na muna. Ay sabihin natin mag-input tayo ng ganyan. Please correct input a correct feed on the program. Mali, mali. Mali pa rin. Maglo-loop lang 'yon. String beans. There's to add more items. Yes. String beans. Okay, string beans, dalawa. So, yan. Maglalagay ulit tayo ng input. Mali, mali. No. Punta naman tayo ng snacks. Kunyari, mali din input ko. Item not found from the chosen category. Mali ulit. Okay. Oishi crackers. Yan. Tapos, ang quantity natin ay 10 na lang muna. Ayan, mag-update na lang yung ating your cart para mapakita sa ating consumer kung ano ba yung mga update na nangyayari dito sa ating your cart. May kita lang nila yan. So, no. Tapos, beverage. Punta tayo beverage. Iulit natin. Kunyari, may mali tayong program. Mali tayong na-input. Maglo-loop na yung program na yan. So, kapag punta tayo yung beverage, meron tayong distilled water. Kunyari, gusto ko Minute Maid juice. Okay, Minute Maid juice. Tapos, 30 pieces. So, do you wish to add more items? Yes. Zesto Choco. Ayan. Tapos, 23. Do you wish to add more items? Yes, sige. Mineral water. Gawin natin ano. 10. Do you wish to add more items? Yes pa rin. Great taste. Granules. Wait lang. Do you wish to add more items? Yes. Mali pala. Great taste. Granules. Do you wish to add more items? 10. Yan. No. Kung titignan nyo yung view my cart, ayan na yung view my cart. Tapos kapag naman yung edit my cart, yan. Type and enter the item that you want to edit. Kapag nagigay ako dito ng mga maling input, nag-loop lang program. Type and enter the item that you want to edit. Type and enter the Q key once you've done editing your cart. O, done. Balik ka lang ulit doon. Nampansit ka doon. Let's say, gusto ko i-remove. Okay? Remove. Wala na yung pansit ka doon. Ngayon, gusto ko i-edit yung Minute Maid juice kasi napakarami yung quantity niya. Minute Maid juice. Change natin yung quantity. Ano ba yung quantity? Change. Dito quantity that you want for Minute Maid juice. Let's say gusto ko 21. Okay, mababago yung 21 pieces. Tsaka nagbago yung ating subtotal. So, isa pa. Mineral water. Change. 10 pieces, 95 pesos. Kapag change natin yung sa 7, magbabago sa 66.5. 7 pieces, 66.5. So, yan lang. Last na lang. Tanggalin natin yung wansoy. Remove. So, yan. Exit na. Queue pala. Punta tayo ng checkout. Ito na yung checkout. Product quantity subtotal. Magkakaroon tayo ng transaction details dito sa ating management. Details niya, 390. Lahat ng total lang yan ay 1,567.80. Ito yung ating mga quantity. So, type and enter the queue key to exit viewing your cart anytime. Okay, queue natin. Tapos, okay. So, yun. Exit na tayo ng program. Tinanggal ko lahat ng product dito in quantity subtotal para ma-present sa inyo yung exit program. So, yan. Thank you for your service. Custom name name Cedric. Please come back again anytime soon. Ito yung ating program output. Para naman sa ating GUI, explain ko lang sa inyo ng konti. Gumamit ako ng Tiki Inter dito na reference na module. Tapos, nag-define ako ng custom resolution na 1,500 pixels by 570 pixels. So, Villarisa South Supermarket yung title and resizable is false and false. Ito yung mga entry natin. Ito yung ginamitan ko yung promos na items dito. Sinampulan ko lang para makita yung GUI virtual representation lang naman yun para sa consumer natin. So, yan yung mga gagamitin nating total na variables na magagamit sa pagtotal doon sa ating bill management. So, ito na yung label. Tapos, meron tayong entry. Tapos, ito yung global variable for getting the total cost doon sa ating promo, C1 plus hanggang C10. Yung sum ng C1, C2, C3 hanggang C10. Tapos, ipiprint natin yung currency na PHP. Tapos, lalagay natin na string na 2 decimal places with total cost. So, total bill, set method, string bill. Tapos, nilalabel lang natin, Villarisa South Supermarket, black, white, yan. Tapos, ito na ipag-label natin sa ating pack ng GUI. Tapos, may light green, may black,
Lahat ng yan ay parang properties lang ng alignment, mapping, tsaka grid. So, ang pinakamahalaga dito para sa atin ay yung mga string var. Kasi yung string var class to, class method to, na ginagamit as a master widget. Kasi ginagamit to yung value na to, optional value, para sa pagkuha ng mga values as integer o kaya float, para mag-total dun sa ating build summary. So, ito yung mga global variables. Mas mahalaga tong total build tsaka tong from hanggang 10. Para makalculate tong to. Tapos dito. Okay. So, Verdana, ito na yung mga alignment nila. Tapos, ilalagay natin, ipi-place natin through mapping alignment dun sa ating spreadsheet. Parang spreadsheet siya na Excel. Grid. May mga grid tayo. May mga columns and column span tsaka row span. So, entry. Ito yung mga entry method natin. Text variable. Meron tayong font family na Arial 20 tsaka bold na ano, na format ng text. Tapos, i-entry lang ulit natin. Lalagay lang natin as a spreadsheet. Tapos, lagay tayo ng buttons. Mag-define tayo ng buttons para magiging functional doon sa ating program. So, run lang natin. Ito na yung ating menu. Ginaya ko lang yung promos dito. Lahat ng info sa promo sa Pansit Canton. Ganito, ganyan. Norsinigang. Ayan, equals 13.50. Say, 2, 5, 3, 7, 8, 5, 4, 2, 1, 1, 10. So, ayan, total lang natin. Ano tayo, 718.00. And yun, kapag nireset natin, tapos tinotal natin ulit, magiging 0 lang. So, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Let's say, lagyan natin 0, 0, 0. So, yun lang. Ayun lang yung ating GUI. And that's it for the project. Final project. Maraming salamat. And yun yung grocery store na ating modification.